Yun na nga. Ito yung pang part 2, no? Haba eh. So yung pang 11 natin, no? Hindi ka na, ano? Hindi ka na nag-ER. Hindi ka na nagpapa-ER, no? Yung iba kasi, talagang nagpapa-ER talaga sila. Emergency sila sa, ano? Sa nararamdaman nila, no? Baga wala na yun. Natanggal na yun sa'yo, no? Hindi ka na nagpapa-ER. Kasi yung iba, sipin mo, ako nagpa-ER lang ako isang beses. Last 2020, July 2020. Yun yung unang, ay pangalawa ko yun eh, pangalawang. Kwento ko sa inyo minsan yung paano nagsimula, no? Iniipon ko pa yung mga ano ko eh. Yun. Hindi ka na nagpapa-ER. Kasi sa iba nga, 10 times, 20 times sila nagpapa-ER kasi wala silang alam. Hindi pa nila alam. Ako dahil siguro, wala naman akong ano, pera, tsaka ano, parang tiis na lang, tiis. Hindi naman sa ano, kaya ko naman eh, alam ko nawawala naman siya eh. Tapos yan na naman. Inisip ko, pag nagpa-ER ako, tapos pagdating ko dun, mawawala lang din. Sayang lang pera. Kaya ganun. Ganun ko siya unti-unting nauunawaan, no. Isang beses, kwento ko, no. Nasa hospital kami, parang follow-up check-up ko yata. Nakaupo na ako dun sa, ano, malapit. Eh, pila kasi yun, eh. Kunti lang naman yung tao. Pila kami, no. Na-atake ako. Hindi ako makahinga. Sabi ko, nasa hospital na kami. Tapos, iniisip ko, magpa-ER na kaya ako. Tapos, yan na yung doktor, dumating yung doktor, no? Sabi ko, malapit na. Iniisip ko, pag nagpa-ER ako, gastos na naman. Ayang pera lang na dala namin, pang check-up lang, tsaka pang gamot. Di ko siya pinansin, bahala ka dyan, sabi ko. Hirap po kuminga, bahala ka, sabi ko. Sa isip ko, ah, mamatay na ako, mamatay, sabi ko. Amen, nawala naman. Pagpa-doktor ako, na-check up ako. Doon nga, nasabi na ng doktor na sa isip ko lang daw. Kasi yung normal naman daw yung puso ko, yung pagdating sa 2D echo ko, wala naman. Tapos yun. Basta nakauwi naman kami. Sabi ko, kung nagpa-ER ako, patay. Puro ano yun. Ilalaboratory ako nun. Check lahat ng ano ko. One dugo, ano. Alam mo naman sa mga hospital, umupo ka pa lang, pumapatak na yung metro mo, no? Tingnan ka lang ng doktor. Diyan na yung ano. Hindi ko naman inaano yung mga doktor, no? Trabaho naman kasi nila yun. Pero siyempre, pagdating sa'yo, hindi naman tayo ganun kayaman, milyonaryo, no? Eh, wala. Tiis. Tiis ng konti, no? So yun, yun yung pang 11, no? Yung pang 12 naman natin, sa pamilya, no? Tanong ka ng tanong. Ako na, hindi naman ako masyadong nagtatanong noon. Kasi nga, may Google. Pag nagtanong naman ako kay Mrs., no? Google niya rin, no? Google din. Google, Google lang. Ayun nga, ba, pangit talaga yung pag-google. Hindi siya maganda, no? Kaya sa mga nakikita mo sa Facebook, ah, parang, ah, ganun, eh. Parang napapaaha ka. Pero, siyempre, kailangan doktor pa rin, no? Hindi naman doktor ang Google eh. Marami lang siyang alam. Halos lahat lang alam niya. Kaso, kailangan mo
Yun, sure na sure, syempre, doktor. Kaya dapat sa mga meron, no, mga nakakaramdam, may mga sintomas na, no, pa-doktor na kayo. Para malaman nyo kung ano talaga yung naramdaman nyo, no. Kumbaga itong mga payo or mga napapanood nyo sa YouTube, Facebook, ano na lang to, eh. Short na siya, parang na ano na siya, parang summary na lang, no? So yun, yun nga, mga sintomas mo nawawala na, no? Hindi na siya tumatagal, eh. Hindi mo siya napapansin, parang wala na. Kaya ko, no, nung una talaga, no, hindi ko may paliwanag talaga yung pakiramdam ko nung wala pa akong alam. Magulo. Lahat na lang napapansin ko, tapos lahat ng naramdaman ko, kinukonek ko na kagad sa atake sa puso. Baka ganito, baka ganyan. Yun nga yung mga what ifs, no? Yun. Yun, di mo na siya napapansin, no? Di mo na na ano yung ano mo, mga sintomas mo. Hindi na siya tumatagal. Mapapansin mo rin yan, pakunti-kunti. Ang pagre-recover kasi hindi naman siya isang araw lang. Process siya. Process, practice, yan. Hindi siya yung pag, ano, inom mo ng gamot, wala na. Hindi siya ganun kadali. Hindi siya yung pag sinabi ng kaibigan mo o kung sino man, wala yan. Gagaling ka na. Mahirap siya. Yan. Isip kasi ang kalaban, eh. Kalaban, eh, no? Isip yung pinakaano mo, eh, no? Sabi nga nila, ang isip daw, isa lang talaga ang iniisip niyan. Yun nga lang, mabilis lang siya talaga. Iniisip mo, may katabi na kagad siyang iisipin, no? Kanyari, ito yung iniisip mo, meron na kagad siya. Lumilipat siya kagad. Hindi ka naman pwede mag-isip ng dalawa, tatlo, eh, no? Kanyari, iniisip mo yung, itong daliri mo, no? Daliri mo. Kaya mo pa bang mag-isip ng iba? Hindi, isa lang. Isa lang talaga ang iniisip natin, eh. Yun nga lang, sunod-sunod, tsaka ang bilis. Kala mo ang dami mong iniisip na, ano? Pero isa lang yun. Isa lang yung talaga yung mismong iniisip mo, no? Mabilis lang talaga siya magpalit kasi nga may ano ka, disorder nga. Kahit naman sa mga walang ano, no, hindi na kaya mag-isip ng sabay. Di totoo yun yung mga sinasabi nila. Try nyo mag-isip ng isang bagay, no, yun lang talaga. Sa mga walang anxiety, pag nag-isip sila, no, oo, parang hindi na napapansin yun. Pero pagdating sa may mga anxiety, mabilis. Kala mo, dami mong iniisip na, ano. Pero yan, sunod-sunod lang, mabilis lang. Sa mga wala kasi, mabagal, eh. Depende na lang sa sitwasyon siguro, no? Baka natataranta. Yan. Yun. Ang gulo, no? Sunod, 14. Hindi na siya ganun na hindi na siya intense ba yung mga sintomas mo, no? Hindi na yung sobrang lakas, hindi na siya malakas. Bawas na talaga siya. Hindi na siya gaya dati. Na konting ano mo lang, ah. Ayun na. Parang matatang, maano na yung puso mo. No? More on puso kasi ako, no. More on sa dibdib kasi ako, no. Yung iba kasi sa pisika, eh, maano, tawag dito. Katawan, sa katawan. Mga external sila, eh, no? Pananakit ng katawa, mga muscle tension nila, no? O kasi sa puso. Iba-iba naman kasi pagdating sa ano, ng tao.
depende sa tama sa kanila ng anxiety, no, yung mga symptoms. Yun. Iba na siya. Hindi na siya ganun kalakas. Baga, mahina na siya. Yun. Yung 50 naman, wala ka ng sintomas. Iba kasi yung nabawasan sa wala na. Wala ka ng sintomas araw-araw. Ang iniisip mo na lang yung problema talaga na trabaho, paano ulam, ganun. Yan na lang iniisip mo, eh, no? Wala ka ng ibang ano, parang focus ka na doon. Mapapansin, hindi mo na mapapansin yung ano na yun. Yung part na may anxiety ka, no? Gaya ko, no? Pag naiisip ko lang naman siya, kapag may gagawin ako na bago. Halimbawa, magmumotor ako, no? Magmumotor ako na medyo malayo. Iniisip ko pa lang na naglalaro na sa isip ko na baka ganito, baka ganyan. Gumagano na ako noon. Pero, dahil nga sa tulong ng mga tools, knowledge mo, no? Alampasan mo siya, no? Na unti-unti mo siyang na-overcome mo. Yun. Wala ka nang naramdaman. Wala na yung sintomas mo, no? Hindi mo siya talaga mapapansin. Tinga, pagiging busy mo na. Bibisi ka na. Tsaka, alam mo na yung gagawin. Alam mo na yung mga tools. Saks, ano. May knowledge ka na, no? So, yun. Yung pang 60 natin, no? Yung mga hobby mo, bumabalik na, no? Hobby. Ako dati mahilig akong maglaro ng online games, eh, no? Binawasan ko sa kasi siya, hindi na ako naglalaro masyado, no? Ganun. Tapos yung mga yung dati, yung magluto, ganyan. Dati hindi talaga makaluto. Pag nasa kusina ako, kusina, pakaramdam ko ang sikip-sikip. Ah, sabi ko, kayo na magluto. Sinatry ko naman. Pero napipigilan nga ako dahil umaatake na naman. Pero gigisa na ako, no? Mainit na yung mantika. Tapos maglalagay na ako ng ano. Ah, patayin ko yan. Nakakit na ako sa taas, sa kwarto. Kayo na magluto. Gagawin ako. Ganun na lang ako. Ang iniiwas mo na lang yung sarili mo sa ano. Yun. Pumabalik na yun. Parang yun nga, yung sa number 2, ay number 3, masaya ka na. Wabalik na yung dati mo nga, tapos makipagkwentuhan sa mga tropa, no, mga kaibigan. No? Isang beses, lumabas ako, no, tapos may nakita akong kaibigan, no, napakwento ko. Ang tagal namin nagkwentuhan, mga isang oras yata, 2 oras, mas ang tagal. Tagal ko nakatayo. Pinapasin ko yung katawan ko. Ayos ah. Nakatagal na ako sa labas ah. Yun nga lang, may kilabot. Kinikilabutan ako. Tapos, galaw ako ng galaw. Sabi ko, siguro, nag-aano lang yung katawan ko. Yun. Naninibago kasi, tagal ako sa bahay lang eh. Sa kwarto lang ako dati. Ganun. Tapos, sunod. Yun nga, good mood ka na lagi. Good mood ka na sa mga ano, pang-araw-araw na buhay mo, no? Pa konti-konti ka nang na ano, naliliwanagan, no? Ganun. Ayun, hindi mo naman napapansin. Mapapansin mo na lang pag ano, sunod na araw. Ayun, kahapon parang wala akong napansin, ha? Wala akong yun, good sign yun. Good sign yun para sa ano. Sunod naman natin yung 18, no? Mapilis ka ng kumalma. Sa akin, matagal yun noon eh. Tagal. Oras. E sabi ko nga, yung banggit ko nga, no, yung sa sintomas. Oras, 2 oras, ang tagal. Kumula ka na. Mawawala siya, pakunti-kunti. Pero mamaya, atake na naman. Ano ba to? Parang, paano ka na talaga?
Pero ngayon sa akin na wala na. Konti-konti na lang. Tsaka mabilis na ako kumalma, no. Hihinga ko lang ng malalim. Hinga ako malalim tapos mamaya, wala na. Pag may ginawa na ako, hindi ko na siya napapansin. Yun. Tapos yung ano mo, yung parang yung affirmation mo sa katawa, sa isip, no? Yung tawag pala nila dyan, inner voice. Yung kausapin mo yung sarili mo. Sa isip lang, parang sumusunod na siya sa'yo, no? Kasi tayo mga tao, kaya nating sabihan yung ano natin, no? Kanyari, sa isip mo na relax ka lang. Pero para sa'yo na lang yun, no? Iba kasi yung ginagawa mo sa iniisip mo, eh, no? Parang ano, parang isipin mo pa lang. Depende na lang siguro kung yun talaga yung ginagawa mo araw-araw. No? Iniisip mo pa lang, ano na, nagagawa mo kagad. Yun. Yun yung sa pagdating sa isip, no? Yung mga affirmation mo, no? Yung nabanggit ko nga noong nakaraan, yung thank you, no? Relax ka lang. Tapos, salamat na nandiyan ka. Papasalamatan mo siya. Okay lang ako. Okay lang ako. Wala akong problema dito. Wala ako sa danger. Yun. Parang dasal. Nadadasal na sa isip lang. Pero, kalmado, no? Yun. Sunod. Ano na? Ang lumalaya ka na, no? Parang pakiramdam mo malaya ka na. Hindi ka na nagpapasakal sa anxiety, no? Parang pakiramdam mo. Ang gaan na sa pakiramdam. Okay na ako. Parang inisip mo, okay na ako. Parang mga maliwalas na yung tingin mo sa buhay, no? Tapos, yun. Inaano mo na yung sarili mo na, ah. Ito ako, eh. Ako to. Yung mga dati kong hindi, yung dati kong nagagawa ko na. Bumalik na ako sa dati. Parang, ayun ang pakiramdam mo, no? Na unti-unti mo nang na ibabalik yung dating ikaw, no? Yun. Tapos ito, last. Wala na. Hindi mo na siya, ano. Nalimutan mo nang may anxiety ka. Dahil sa pang-araw-araw mong buhay. Araw-araw mong ginagawa, habi mo. Yun. Busy ka na sa sarili mo, no? Hindi ka na nagpapatalo sa anxiety. Tapos wala na, hindi mo na siya napapansin, no? Wala na. Di gaano, konting kibot mo lang, alam mo nang ano. Alam mo nang siya yun. Yun. As yung pinakalas, yung ano. Marami ka ng ano. Purong parang positive na lahat ng iniisip mo, no? Wala, hindi ka na nagne-negative thoughts, no? Although meron ka man mga negative thoughts, kaso, control mo na, no? Parang wala na. Puro positive na lang. Naputol. Nalobat. So, yun, no? Positive ka na lang, no? Positive thinking ka na lang lagi, no? Although meron naman mga negative, pero sakto na, parang kayang-kaya mo na. Tsaka bawas na bawas na talaga siya. Wala, hindi na siya ganun kadami, no? Kalala. So yun, sa lahat-lahat ng mga nasabi ko, no? 20 yata, 21. Huwag ka lang magmadali, no? Huwag mo siyang mamadaliin ng paggaling, no? O mawawala ka agad pag minum ka ng ganito. Mawawala. Sa akin kasi, no? Hindi man ako, ano, no? Man ako nag-take ng mga ganyang gamot. Binigyan ako dati ng doktor. Pampakalma daw.
siya ininom, never ko siya ininom. Pero binili ko. Baka pag uminom ako nito, umasa ako sa gamot. Maging dependent ako sa gamot. Hindi ko talaga siya ininom. Nandyan lang. Pero may time na ano, nagpa-check up nga ako. Nakahanda lang siya. Hindi ko siya iniinom. Sabi ko, kaya ko naman to eh. Yun, ano lang sa sarili, no? Tiwala lang sa sarili. Kaya mo yan, parang gano'n. Yun, nakaya ko naman. Yung mga unang-unang buwan, no? Tsaka, huwag ka magmamadali. Para maka-overcome mo siya, ano lang, tiis lang. Sabi ko nga, sa mga ano, rules, no? Patience lang. Yan. Tiwala ka lang. Wala rin yan. Ganun siya ka-ano, no? Ka-open, no? Kasi namang araw, ganyan, puro gamot lang talaga, no? Kasi pagdating sa psychiatrist, sa mga doktor, babatuhan ka lang ng gamot niyan, eh. Mga depressant, antidepressant. Tapos, hindi pa rin siya nawawala. Tapos, tataas na yung dose mo, no? Dosage mo. Pag naubos mo, babalik ka na naman sa doktor. Meron na naman. Doon na nagkakaroon ng frustration. Na banggit ko na nga nung nakaraan yan. Doon na lumalabas yun. Kaya yung iba, para matigil na, no? Pangit yun. Pero huwag natin ganoon yun. No? Mga depression. No? Marami na, siguro marami kayo nakikita ng ano, no? Mga depressed na tao. Ano lang, open-minded lang, unawain lang lahat, no? So yun yung ating mga ano, mga sign, no? Napakahaba ng video, part 1, part 2 na to, no? So yun, maraming salamat, no? Yun yung mga sign natin. Ako nga pala si Jay, no? Jay Montero, okay, may anxiety, adios!